Masayang idinaos ang kauna-unang Adventist Children's Ministries Fellowship sa Eastern Laguna District noong Sabado, September 9 sa J. Santiago Seventh-day Adventist Church, Santa Maria, Laguna. Sa nasabing pagtitipon ay nahimok ang mga magulang at children's ministries leader na magkaroon ng mahalaga at aktibong bahagi sa paglaki ng mga batang miyembro ng simbahan sa pamamagitan ng Kristiyanong pamamaraan. Si John Miguel Flora ang may hatid ng balitang may pag-asa. Siksik, liglig at umaapaw na kaalaman at pagpapala ang naranasan ng Eastern Laguna District sa katatapos lamang na Adventist Children's Ministry Fellowship dito sa J. Santiago SDA Church ngayong ikasyam ng Setyembre 2022. Saksakan man ng layo kung ituring ang pinakadulong simbahang ito sa Silangang Laguna, dinaluhan pa rin ng tinatayang nasa halos 200 mga kapatiran mula sa iba't ibang iglesia ng distrito ang fellowship na tampok ang paksa sa paghimok ng mga magulang sa kanilang mga anak ng pagtuturo tungkol kay Jesus sa kabila ng nagbabagong teknolohiya ngayon. Binigyan diin ni Ma'am Josephel de Calera, NPUC Children Ministries Director, ang D6 or Deuteronomy 6, 4-9 na nakapaloob ang pagsasanay sa mga bata hanggat sila ay maliit pa. Tayo po'y natutuwa dahil sa lahat ng mga taon na kung saan nag-e-exist ang ating Adventist Children's Ministry sa district na ito, sa Eastern Laguna District. Ito po ang first na district fellowship na nakafocus po sa ating mga bata. Kaya talagang we bring back all the glory to God dahil nabuksan ng ang ating mga nabuksan ang mga puso't isipan, ang mga mata ng ating mga leaders, mga officers na iglesia na bigyan pansin ang ating mga bata lalo na sa ating kapanahunan. Kinagiliwan naman sa hapon ang song parade na inihanda ng munting mga kabataan na umawit kasama ang kanilang Sabbath school teacher at sa pangunguna ni Sister Heidi Marino, Children's Ministry District Leader. Ang mga lectures po ni Ma'am Calera na narinig po natin ngayong mula pa kaninang umaga hanggang sa ngayon ay malaki po ang impact bilang isang CSM leader ng district at talagang nakikita ko na ito'y makapag-open up sa mga mata ng mga magulang at ng mga CHM leaders ng churches upang mabigyan nila ng pansin ang ating mga kabataan sapagkat ang mga batang ito maliliit, yan sila po ang susunod na leader ng church natin at dapat nabigyan natin sila ng tamang pagtuturo palapit kay Kristo upang sila ay magkaroon ng matibay na pundasyon sa kanila din pong paglilingkod. Ngayong Sabado ay nagtuturo sa atin na bigyang halaga ang mga kabataan lalo tigit ang ating mga munting bata na akayin sila sa paanan ng Panginoon. Layunin ay maghatid ng balitang may pag-asa mula dito sa J. Santiago Church ng Seventh-day Adventist Eastern Laguna. Ako si John Miguel Flora, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.